ilang mga nakahambalang na motorista ang tinikitan sa Makati. Pinaghahandaan na rin ang pasukan ng iba pang paaralan sa lungsod na posibleng makaapekto sa trapiko. Nakatutok si Ian Cruz. Sinita at tinikitan ng Makati Public Safety Department ang nakahambalang na jeep na ito sa Chino Roses Avenue. Nagbabad kasi sa shoulder para mag-abang ng pasahero. Palibasa, wala tayong signage yan, sir. Obstruction lang ang ilalagay natin, ha? Umabot sa 6 ang bilang ng mga motoristang natiketan. Puspusan ang paghihigpit ng PSD, lalo sa susunod na linggo, pasukan na rin ng mga pribadong paaralan sa lugar. At kapag wala na ang bantay ng mga enforcer, may tenga na namang mga sasakyan sa tulay sa pagitan ng Makati at Taguig pagpagabi na. All throughout Metro Manila talaga, isa yan sa mga nagiging problema natin na once na maklear natin yan, meron babalik at babalik yan. That's why ang Special Operations Group with the guidance of our chairman, talagang we are intensifying our operations. Pwedeng tumulong ang mga taga-barangay pero kailangan pa raw nila ng training para maayos na maipatupad ang batas trapiko ayon sa Legal Department at Public Safety Department ng Makati. Meron naman kaming ginagawa na training para bago ma-deputize yung mga tao, and siguro nga bago namin sila ulit ma-deputize, kailangan nilang ma-undergo ng proper training ulit. Inihingan pa namin ng pahayag ang Taguig. Binabantayan rin ang mga pribadong paaralan sa Chino Roses Avenue dahil kadalasang sumisikip ang daloy ng trapiko tuwing oras ng hatiran at sunduan. Ang pinaka usapan is really just stay in the side of the road, yung sa pinaka gilid, para naman yung mga ibang hindi magbababa ng mga bata, matuloy-tuloy lang yung flow ng traffic on the other end. Inaaral na rin daw kung may mga establishmento ang pwedeng magamit na loading at unloading zone ng mga estudyante. Sa bahagi ng Taguig, deputized naman ang Traffic Management Office para maniket ng mga traffic violator ayon sa Taguig Public Information Office. Kasama po namin ang TMO dahil pag oras po na hindi po sila sumusunod, sila po ang pinapaano namin ng receive ticket. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.